Magandang umaga sa lahat ng aking mga kaibigan sa Whitey World. Andito si Mami Loves umaga. Ayan. Alam ko kung ano oras dyan ngayon. 8:45 sa umaga. Andito ako mga langga sa tinatawag nila na sunroom. Ayan. Maganda dito. Ayan. Tahimik. Saradong-sarado. Ayan. Dito ako sa sunroom. Medyo malamig, kaya nakaganito si Mami Loves. Naka-costume ng panlamig si Mami Loves. Nga lang ga ako, pakita ko sa inyo yung kabuhan ng sunroom. Kaso mo, medyo magulo pa eh. Hindi pa kasi naaayos. Kaya, ayan, ito lang muna tayo. Kinto-kintuhan lang muna tayo. Pakita ko sa inyo ha. Ayan, may ano dito, may sofa. Ayan. Ayan, merong sofa dyan. Tapos, ayan, may mga, ano, may mga, may kahon na may laman ng mga damit na papadala sa Pilipinas. Mga pinaglita ng mga apo ko, yung mga ayaw na nilang gamitin. Sayang naman kasi wala pa talagang, baga, dalawa, tatlong gamit, ayaw na, ayan, kinahon ng mama nila at may papadala sa Pilipinas. Para nga naman mapapakinabangan pa. Andito ako para buksan ang pinadalang mga seeds ni ng ating isang kaibigan sa Amerika. Pinadalahan niya ako ng mga seeds. Kaya ito, bubuksan natin from Ilonggas sa Amerika. Ayan. Ayan, pinadala yan ni Ilonggas sa Amerika. Kasi nanghingi ako sa kanya ng seeds ng seed ng ano, malunggay. Pero ang dami niyang pinadala sa akin. Wala nga lang buto ng alukbati at saka saluyot. Kaya coming pa yun, coming. Pagbalik ni Ilongga galing ng Pinas. Kasi nasa bakasyon sila ngayon. Aantayin ko yan, Ilongga sa Amerika. Ingat-ingat kayo dyan, langga. Thank you so much talaga, langga. Ilongga sa Amerika sa pinadala mo sa akin. Mapapakinabangan talaga. Saka ito, dahil wala ng ulan, kasi ulan ng ulan dito ilang araw, Saturday, Sunday, o ngayon lang nawala ng ulan, Miyerkules na. Kaya, ano ko na to, umpisan ko ng magtanim ngayon. Mayroong talong, mayroong pichay, mayroong okra, kaya i-open ko na ito ngayon para maupisa na natin, maitanim na natin yung mga pinadala ni Ilongga sa Amerika. Ilongga sa Amerika, kiss sa inyong lahat yan, sa mga apo, at saka kay Mahal Steve. Ayan. Bubuksan na natin to mga langga ko, at para makikita natin kung ano ang laman. Ayan. Buksan na natin ang pinadala ni Ilongga sa Amerika. Yan. Open na natin. Wow, ang dami. Ayan, ang dami ng pinadala ni Ilongga sa Amerika. Ayan. Mayroon tayong moringa. Ayan, moringa. Dwarf. Ay, dwarf pala ito. Ayan. Moringa. Ayan. Wow, talaga naman langga, Ilongga sa Amerika. Ay, ang dami. Ang dami. Oh, ayan, ang dami. Ayan. Ay, thank you talaga langga. Thank you talaga, Ilongga sa Amerika. Ayan na, yung aking malunggay. Ayan. Meron din siyang heavy hitter okra. Wow, langga, thank you talaga. Kahit papaano may makukuhaan ng gulay, di ba? Green Shanghai, green choy. Ayan, ito yung Chinese pitsay. O, di ba Chinese pitsay lang tawag dito? Ay, sa atin dyan sa Pinas. Ayan. Thank you talaga, langga. Ito ay free seed. Thank you for your order. Misona, Bini, ano kaya ito? Green Hillum Seeds. Ayan, hindi ko to alam, hindi ko to kilala. Ayan.
Tomato Black Beauty. Wow, sana mabuhay ko ito. For the first time, makakakita tayo ng black potato. Ayan, ayan siya. Oh. Oh, di ba? Sana. Ayan, melon, melon. Ayan. Bakit melon ang palaya? Ayan. Meron din. Beans, bean. Ayan. Ano to ah? Ano nga ba tawag nito sa atin? Ayan oh. Sigarilyas at talong. Sigarilyas. Ayan, may sigarilyas na si Mami Love. Sana mapabunga ito ni Mami Love. Langga Ilongga sa Amerika. Maraming maraming salamat talaga Ilongga sa Amerika. At saka eggplant. Ayan. Gusto niyo ng talong? Uy, di ba talong naman ang hingiin niyo ngayon? Huwag naman puro, ano, puro banana kayo dyan. Ayan. Talong naman, talong ang hingin ninyo. Huwag puro banana. Ayan, talong. Ilongga sa Amerika. Steve Mahal, thank you so much sa pinadala ninyo kay Mami Loves. Thank you talaga langga. Kasi medyo malawak din dito ang likuran ng bahay ng anak ko. Hindi naman siya malawak na malawak. Pero pwede kami mag-garden. Kaya, ano, samantalahin namin na magandang panahon para kami ay makapag tanim. Kasi sayang, di ba? Sayang naman yung mga bakanting lupa na wala namang tanim. Ayan, magtatanim na si Mami Loves at saka si Daddy Loves ng gulay. Ayan. Pinakita ko sa inyo, mga langga ko. Yan, kwento-kwento muna tayo kahit sandali man lang. Masarap ang buhay dito. Napakasarap. Kasi lahat ng gusto mo, basta't may laman ang card mo, mabibili mo. Ganon kasarap ang buhay dito. Pero pag wala ka, wala kang trabaho, siyempre malungkot din. At saka, hindi din natin masasabi na lahat masaya, lahat masarap, malungkot. May malungkot na bahagi rin ng buhay ng mga nasa ibang bansa nating mga kababayan. Wag nating isipin na puro masaya. May bahagi din siyempre na malungkot. Unang-una, yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, unang-una, nakakalungkot din dahil malayo sila sa pamilya. Unang-una yan. Dahil malayo sa mga pamilya, sa mga anak, sa magulang. Pangalawa, kayod ng kayod. Wala namang naiipon, di ba? Hindi ko nila lahat, ha? Hindi ko nila lahat. Pero karamihan, di ba? Totoo talaga yan kasi kahit dito sa Canada, may mga nagsasabi talaga na malaki nga ang kinikita, pero wala namang naiipon. Ganyan ang ano natin. Kaya tayo na nasa Pilipinas, matuto tayong unawain ang ating mga anak, ang ating mga asawa na nasa ibang bansa. Unawain natin sila. Kapag nagpadala, kapag pinadalhan kayo ng 10,000, kung pwedeng itaboy ninyo ang 2,000. Na pag-uwi naman ng anak ninyo, ng asawa ninyo, matutuwa naman siya. Ay si mahal ko may naiipon. Ay si nanay kahit papano may naiipon. Ay si anak kahit papano may naiipon. Yung tuwa na may ibigay natin na meron man lang tayong naitabi kahit papano sa kanilang mga pinaghirapan sa ibang bansa. Diba? Napakasarap noon. Huwag tayong puro pasarap. Kasi hindi lang ninyo alam kung ano ang nararamdaman nilang lungkot, na napapalayo sa magulang, sa mga kapatid, sa asawa. Kaya huwag tayong puro pasarap. Hindi ko naman kayo nila lahat. Huwag kayong magagalit kay Mami Loves. Pero yan ang totoo kasi may bahagi din ng buhay nila na malungkot sila. Alam ba ninyo na, ano, lalo na pag isang OFW ka lang, tapos ay, ang kinikita mo ay ganun lang, halos tapat lang sa pamilya. Nasa atin yan, mga langga ko, kung paano natin pagkakasyahin. Kasi, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi masarap ang nasa ibang bansa. Ano man kalaki ang sahod mo,
andyan pa rin ang pangungulila sa pamilya. Kaya, malangga ko, huwag kayong magtampo kay Mami Labs. Kung si Mami Labs ay nangangaral sa inyo. Basta ang gagawin natin, kahit paano mag-ipon tayo, gumawa din tayo ng paraan kung paano tayo kumita, huwag tayong asa sa lahat na puro na lang tayo padala. Kaya dapat matututo din tayo ng kumayod, mapagasya yung pinapadala sa atin, at magkaroon din tayo ng kahit papano makapagtabi tayo kahit kunti. Malangga ko, huwag kayong magtampo kay Mami Labs. Ako ay nagbibigay lang ng konting pangaral sa inyo. Basta si Mami Labs, magtatanim ng gulay. Ayan, magtatanim ng gulay si Mami Labs at saka si Daddy Labs. Galing kay Ilongga sa Amerika. Shout out Kuya Bulabog, Win Ed Bonsai, Win Ed Mukbang, Mami Erlinda, ayan, Nanay Elsa, GBCTV Gaming, sa mga hindi ko na shout out nung nakaraan, ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagmamahal kay Mami Labs. Maraming maraming salamat. I love you all and God bless. Abangan ninyo ang pagtatanim ni Mami Labs. Hello my babes, Angel Vlogs Langga, Kuya Putput, Bim Bim, Dudski, Dudski, Dudski. Mega love shoutout sa inyong lahat. Yung mga hindi ko yan nag-shoutout sa inyong nang nakaraan, Chef Light, mega love shoutout. Ingat-ingat lagi. Kuya Bulabog, I love you, Kuya Bulabog. Magtatanim na si Mami Labs. Thank you kay Ilongga sa Amerika. Ayan. Mary Mans, Mary Ann Vega, Mami Sonic. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Ersersky's World, Maris Karting Tatay, at saka Ma'am Loki Tiki. Marami akong seeds. Magtatanim na ako. Mega love shout out sa inyong lahat. Yan. I love you. And God bless. From Mami Labs.